So welcome back sa channel natin, guys. For this video, sabi ko nga po is i-solve natin the same problem but i-express natin ngayon yung R natin in terms naman ng H kasi kanina yung kabaliktaran yung ginawa natin. So tingnan natin kung pareho tayo ba ng makukuha nating sagot. So bagong lahat, i-correct ko lang kanina itong second derivative natin kasi may na-overlook tayo. Dito guys, since in-equate natin siya kasi sa 0, dinivide baga natin siya ng 2pi para matanggal itong 2pi na nandito, which is sa first derivative, kasama pa dapat yung 2pi. So dapat, ang mangyayari, burahin ko lang ito guys, yung first derivative natin is eto ngayon guys. Tapos i-multiply pa natin ng 2pi. Kasi itong 2pi na to, nawala yan dito. Kasi dinivide natin ng 2pi both sides ng equation kanina. Which is, kasama tong 2pi dapat sa first derivative. So yung first derivative natin is derivative ng area with respect to R equals sa ngayon guys sa 2pi R cube minus 350.53, diba ito, times yung tinanggal natin guys na 2pi, kasi tinanggal natin siya since na-equate naman siya sa 0 para yung makuha natin values ng R is simplified, pero yung 2pi kasama sa first derivative. So ang gagawin natin ngayon guys, differentiate natin ang isa pang beses yung first derivative natin para makuha natin yung second derivative. Magkakaroon tayo ng d prime of a, di ba? D prime of a with respect to the radius equal ngayon guys ha, since yung 2pi natin is constant, dyan lang muna natin siya sa labas. Then meron tayong 2pi na constant din. Ang i-differentiate lang natin guys is yung r cube na ang derivative niya is 3r squared times 1, di ba? Minus derivative guys ng 350.53 which is purely constant, 0. So meron tayo ngayon na d prime of a with respect to r na equal sa, kung i-multiply natin ngayon guys, meron tayong 2pi times 2pi times 3r squared. So meron ngayon tayo guys na 2 times 2 times 3 which is 2 times 2, 4 times 3, 12. Tapos yung pi natin magiging squared kasi pi times pi. Tapos meron tayo ngayon guys na r squared times 1, ito pa rin naman siya. Minus 0, ito pa rin naman siya. So ito na ngayon guys yung value ng second derivative natin. Napapalitan natin ngayon guys ng critical values natin. So meron tayong 12 pi squared times yung radius natin, ang value is 3.82, i-raise natin siya sa 2. So yung with respect to the radius na second derivative ng area natin equal siya ngayon guys sa eto, i-calculator natin. So, hindi ko pa naman tinatanggal yung value natin kanina. I-type natin. Meron tayong 12 times yung pi na naka-square times guys ng value ng radius natin na naka-store sa a. So, square din. So, ang dapat guys na makuha nating value ng second derivative ng area with respect to the radius is 1729.2, which is ang 1729.2. Kung titingnan natin tong test natin, greater than 0 pa rin naman siya, di ba? Kasi ito, itong nakuha natin kanina times 2pi lang naman to, yung 2pi na tinanggal natin, equal na siya ngayon guys sa value nito, which is same pa rin naman na greater than 0. Ini-imply guys na yung
nakuha natin na total surface area, since yun yung pinag-differentiate natin, is still minimum. So yun lang guys. Ngayon naman, isolve natin siya na i-express natin yung one variable in terms of the other. So kung matatandaan nyo guys, yung nakuha natin sagot is radius is equal sa 3.82. Tapos yung height natin guys equal sa 7.64. Sinulat ko siya dyan guys kasi titingnan natin kung kahit babalik na rin natin yung pag-express ng variables, pareho lang ba yung makukuha natin yung sagot. So, murahin natin to. So ngayon guys, hindi ko na binura itong formula kasi in-explain na natin siya kanina. Ang gagawin natin, i-express natin ngayon yung R in terms naman ng H. So gaya nung kanina, meron tayong volume na 350.53 cubic meters. And then, alam natin na yung tank natin is cylindrical, ang volume ng cylinder is pi r squared h. I-equate natin ngayon to guys dito. So meron tayong pi r squared h equal sa 350.53. So para ang matira dito guys is r lang, divide natin both sides by pi times h. So pi times h, then pi times h. So cancel yung pi, cancel din yung h. Ang natira dito guys is r squared equals sa ngayon sa 350.53 over pi h. So sa formula natin guys, meron tayong r squared. Okay na sana, kaso meron tayong r. So para makuha natin yung value ng r, pag na-raise natin to guys sa 1 half, ito. So let's say, na-raise natin to sa 1 half. Yung R natin magiging 2 times 1 half is 1. Kaya R na lang, equal sa ngayon guys sa 350.53 over pi times h raised to 1 half. Na equal lang naman sa 350.53 over pi times h na naka-square root. So, yun yung value ng R natin, guys. So, ngayon, ipapalit natin itong nakuha nating value ng R at saka ng R squared dito sa formula natin. So, meron tayo ngayon, guys, na area is equal to 2 pi. Itong 2 pi na to guys, 2 pi times meron tayong r squared na alam natin, ang r squared natin equal dito. So 350.53 over pi times h plus meron tayo ngayon guys na r, yung r natin equal sa square root nito. So square root ng 350.53 over pi times h times din guys ng h, meron tayo dito times h, yun yung value ngayon ng area natin. So pwede natin siyang i-differentiate ngayon in terms naman ng height natin. So magkakaroon tayo ngayon guys na meron tayong derivative ng area with respect to the height is equal to, yung 2 pi constant lang naman, so lagay lang natin sa labas. And then dito guys, kung mapapansin nyo,
ang i-differentiate lang naman natin dito ay is yung 1 over h. So, ang gawin natin, ayusin muna natin si area para hindi tayo malito. So, simplify muna natin to guys, para malaman natin kung alin yung i-differentiate sa hindi. So, meron tayong area equal siya guys sa 2 pi. So, ihiwalay natin dito guys yung constant tsaka yung di-differentiate. So, ang constant is 350.53 over h. Over pi, sorry. 350.53 over pi. Yan yung constant guys. Tapos yung i-differentiate dito guys is 1 over h. Guys, so pag minag-multiply mo yan, 350.53 times 1, ito lang siya. Then pi times h, nasa ilalim ito. Diba? Plus, meron tayo ngayon guys na h times. So yung h natin, lagay natin dito. Then meron tayo square root na 350. Ito guys. 350.53. Iwalay din natin. Over pi, yung constant, times, meron tayong 1 over h din. 1 over h. Kasama ito dito sa root. Ayan. So, ito ngayon guys, yung area na di-differentiate natin. So, sana nag-gets ninyo. Inayos lang naman natin ito. Iniwalay natin yung mga variables na i-differentiate natin. Pwede natin siyang differentiate na yun. So, derivative ng area with respect to the height equal na yun guys sa may constant tayong 2 pi. Then lang muna siya. Itong 350.53 over pi, constant lang din naman. Di-differentiate natin ngayon guys is yung 1 over h. Na gaya ng kanina, let's say meron tayong u na 1 over h, pwede natin siyang isulat as h raised to negative 1. So, tinaas natin. Para may differentiate natin siya, yung du natin equal sa ibababa natin yung exponent, negative 1, susulat natin to times h. Then, negative 1 minus 1 is, alam natin na negative 2. So, negative 2, tanggalin ko na to, times derivative ng h natin, which is 1. Na equal lang naman to guys sa para maging positive yung exponent na to, ilalagay ulit natin siya sa denominator. So sa numerator meron tayong negative 1 times 1 which is still negative 1 over h squared, naging positive na ngayon yung exponent natin na to. Ito guys yung derivative ng 1 over h. So meron tayong negative 1 over h squared plus, yan. Ito guys, ngayon medyo mahaba-haba. So, ang gagawin natin, meron tayong product, di ba? So, gagawin natin yung derivative ng product natin or yung product rule natin na ang sabi, let's say for example, derivative with respect to x ng u times v equal siya guys sa u dv plus v du. So, i-assign natin guys, alin ba yung u natin, alin ba yung v natin dito. So, let's say for example, ang u natin is yung h, ang v natin is itong buong to. So, meron tayo u is equal to h. Ang derivative ng u natin is equal sa derivative ng h, which is 1. Diba? So, v natin, v is equal to, ang gawin natin guys, para madali siyang tingnan, gawin natin na 350, sulat ko muna, 0.53 over pi times ng 1 over h. Ito ngayon guys, raise na lang natin sa 1 half. Diba?
Kasi yung pag-raise natin sa kanya sa 1 half equal lang naman sa square root natin. Di ba po? Kasi para sa akin, mas madaling mag-differentiate kapag exponent yung nakikita ko at hindi square root. So, pwede rin naman na differentiate mo siya na naka-square root basta hindi kayo malito. So, ganun lang naman. So, i-differentiate natin ngayon guys. Meron tayong dv. So, dito ko ilagay. Dv is equal to. Ang gagawin natin, ibababa natin yung exponent. So, meron tayong 1 half. Ayan. Tapos, isusulat natin ito ngayon, guys. Diba? Meron tayong 350.53 over pi times 1 over h. Ngayon, guys, yung exponent nito, guys, itong sinulat natin, ang gagawin natin, itong 1 half, minus natin ng 1, so minus 1. Alam natin na 1 half minus 1 is negative 1 half. So, ibig sabihin guys, ito naka-raise to sa negative 1 half. So, tanggalin ko na to. Yan. Tapos guys, i-differentiate naman natin ngayon itong nasa loob. Na ang derivative niya is, meron tayo, ito constant. So, sulat lang natin, 350 over 0.53 over pi times derivative nitong 1 over h na alam natin ang derivative ng 1 over h natin is negative 1 over h squared. So, negative 1 over h squared. Yan. So, ito ngayon guys yung dv natin. So, pag sinimplify natin ngayon yung dv natin, lagay natin dito sa taas. Dv is equal to, multiply natin lahat. Ito guys, since naka-raise sa negative 1 half, para maging positive, ilalagay na natin siya sa denominator. So, yung mga numerator lang natin, meron tayong 1 times 350, which is still 350.53, times negative 1, meron tayo ngayon na negative 350.53 over. Yung denominator natin guys, meron tayong 2, di ba? Times pi times h squared. So, 2 times pi times h squared times guys, nito, na kasi ito, ilalagay na natin sa denominator para maging positive yung 1 half. Tapos yung 1 half, gagawin na natin square root. So, meron tayo ngayon na square root ng 350.53 over pi times h. Yan. Ginawa ko guys, pinagsama ko na ulit to. Diba? Kasi hindi na okay na, hindi naman na natin kailangan i-differentiate. So, 350 times 1 is 350.53. Then, meron tayong pi times h. Ito. Pi times h. So, ito na guys yung value ng dv natin. So, pwede natin i-substitute dito sa product rule natin. So, dito guys, since ang dinidifferentiate natin is product ng u tsaka v, gayahin natin to. Meron tayong u. Alam natin na ang u natin ay h. Diba? So, h times yung dv natin. Alam natin ang dv natin is ito. So, meron tayong negative 350.53 over 2 pi h squared. Then, square root na 350.53 over pi times h. Meron tayong u times dv. So, meron tayong plus. Diba? Yung v natin, ang v natin guys ay ito. Diba? Or ito, pareho lang naman. So, lagyan na lang natin ito. 350.53 over pi times h. Isa ko na lang ulit guys, minultiply ko. 350 times 1 is 350.53 over pi times h. Diba? Tapos, square root
times du natin. Ang du natin ay 1. So, times 1. Ito ngayon, guys, yung value ng first derivative natin. Which is, pwede natin siyang i-simplify pa. So, guys, since na-differentiate naman na natin siya, ito, guys, tanggalin ko na. Burahin ko na to. Yan, para may space tayo kasi maliit lang yung board natin. Yan. So, kung napapansin nyo, yan, medyo mahaba. So, simplify natin, guys. Meron tayong derivative ng area with respect to the height equals to, guys, 2 pi times. Meron tayo, guys, na negative 1 times 350. So, meron tayong negative 350.53 over pi times h squared. Meron tayong pi h squared. Diba? Then, dito, guys, meron tayong h times negative 350.53. Gagawin ko na itong minus 300. Ah, sorry. Dito pala, guys, kung mapapansin natin, meron tayong h dito, numerator yan. Tapos meron tayong h squared sa denominator. Diba? So, ang gawin natin, dito pala, i-cancel na natin para konti na lang. So, yung h dito, maka-cancel. Then, since h squared to, ang matatanggal lang yung isang h, ang i-cancel pa lang yung exponent. Diba? So, may isa pa tayong h dyan. So, meron tayong minus 350.53. Yan, ito na, guys. Over 2 pi h. Diba? May natira pa tayong isang h. 2 pi times h. Then, square root nito. 350.53 over pi times h. Tapos, square root nun. Ayan, diba? Then, dito na tayo, guys. Plus, 1 times nito is ito lang din naman. So, meron tayong square root ng 350.53 over pi times h. Tapos, square root. Ayan. Ito na ngayon, guys, yung first derivative ng area natin with respect sa height. So, kung napapansin ninyo, ang haba, di ba? Yan. Kaya ang ginawa natin dun sa previous problem, in-express natin in terms of R na lang. Kasi kapag in terms of H, ganyan siya kasaliko ko, tapos ganyan siya kahaba. Pero, hoping na nasusundan nyo ako, nasasabayan nyo ako, hindi pa kayo malito. So, ang gagawin natin, guys, itong first derivative natin, so tandaan natin ito yung first derivative, underline natin kasi gagamitin natin siya mamaya para i-check kung maximum or minimum yung makukuha natin. Or kahit hindi na, kasi alam natin na kapag ito yung nakuha natin, sinolve natin kanina, that is the minimum value. So, tingnan natin mamaya. So, ang gagawin natin ngayon, guys, para masimplify, isiset natin to, guys, na first derivative natin with respect sa h sa 0. Diba? Tapos, i-multiply natin buong equation sa LCD nitong tatlong terms na to. Na LCD nila, tingnan lang natin yung highest degree na may pare-pareho. So, meron tayong 2, then meron tayong parehong pi, then meron tayong h, tapos h squared. Kunin lang natin yung h squared. So, magiging ganito. Kunin natin yung 2. Then, since may parehong pi, isang pi kunin natin. Then, meron tayong h tsaka h squared. Kunin natin yung mas mataas, which is h squared. And then, meron pa tayo, since so, ang denominator lang naman ito is 1. Kunin pa natin itong square root na to. Kasi wala naman siyang kapareho. So, 350.53 over pi times h na naka square root. Ayan. Gagawin natin, guys, itong buong to i-multiply natin sa kanilang lahat. Tapos ito, guys, i-equate na natin sa 0 is equal to, pag minultiply natin to, guys, sa 0,
Zero lang din naman. So, hindi na mag-matter. Equal siya ngayon, guys, sa ang gawin natin, itong 2 pi, dito lang siya sa labas. Ito, guys, idiretso na natin i-multiply sa loob. Kasi pwede natin itong i-multiply, guys, dito, sa 2 pi. Tapos, i-distribute na lang natin mamaya. Pero, since medyo magulo, masalimuot yung terms natin, e diretso na natin siya sa loob para mas sumimple yung nasa loob. So meron tayo ngayon guys na 2 pi h squared times square root ng 350.53 over pi h times natin ng negative 350.53 over pi h squared. Alin yung common? Meron tayong pi h squared sa numerator nito, tapos pi h squared sa denominator nito. So ma-cancel. Matitira guys is 2 times square root nito times negative 350.53. So meron tayong negative 2 times 350.53 times guys ng square root ng 350.53 over pi times h. Ayan, meron tayong ganyan. So yung pagkakasulat, medyo babaan natin kasi baka isipin na radical. Diba? So meron tayong negative 2 times 350.53 times nito. Then meron tayong minus etong term na to guys, times nitong multiplier natin, maka-cancel is 2 pi h times square root ng 350.53 over pi h. Eto guys, maka-cancel. Maka-cancel. Then maka-cancel yung 2 pi h natin. Matitira guys, isang h na lang. Times ng 350.53. So meron tayong 350.53 times h, di ba? So, ulitin ko, 2 pi h sa denominator, maka-cancel sa 2 pi h sa numerator nito, may natira tayong isang h kasi h squared to, di ba? Tapos ito nga sa denominator na to, na square root ng 350.53 over pi h, maka-cancel dito sa multiplier natin na square root ng 350.53 over pi h. So, natira h times nito. Plus, since ito guys, ang denominator niya is 1 lang naman, yung multiply natin itong buo dito. So, papansin nyo, meron tayong 2 pi h squared times 350.53 over pi times h. Ayan. Bakit po naging ganito? Yung square root guys, ng isang expression times sa square root ng sarili niya, for example, let's say u, di ba? Raised to 1 half times u raised to 1 half, since pareho lang naman sila, di ba? Is equal to, sa law of exponent natin guys, magiging siyang u raised to 1 half plus 1 half na equals sa u, ang 1 half plus 1 half is 1, di ba? So, kung u natin is yung nasa loob nito, isusulat na lang natin siya guys na may exponent na 1. Wala na yung square root. Kaya siya naging ganyan. So, medyo okay na. Diba? So, ang gagawin natin ngayon, simplify na lang natin. Yan. Meron tayo ngayon guys na meron ba tayong ma-factor out? Check muna natin. Ma-factor out natin guys is ito, wala itong h, ito meron, pero common guys yung 350.53, diba? May mga factor out tayong 350.53, ito meron tayong 350.53. tapos ito guys, since whole number na siya ngayon, meron tayong 350.53. I-factor out natin ngayon guys lahat ng 350.53. tapos ito pala guys, balikan natin, meron tayong pi h squared
sa numerator, then meron tayong pi h sa denominator. Makancel natin tong pi, tama po. Cancel yung pi, cancel yung pi. Then yung h squared, divided natin ng h, makancel tong h, matitira guys, isang h lang dito. So, ang i-cancel lang natin yung exponent. So, may meron pa tayong h dyan. Tapos, i-factor out natin yung 350.53. So, meron tayo ngayon guys, na 0 is equal sa 2 pi times, ipa-factor out natin yung 350.53. So, ang matitira, sa loob ngayon, meron tayong negative 2, diba? Negative 2 times square root ng 350.53 over pi times h. Minus, eto guys, since pinactor out natin yung 350.53, ang matitira na lang dito guys ay h, diba? Plus, eto guys, meron tayong 2 times h, 2 times h. Since pinactor out natin yung 350.53, meron na lang tayong 1. So, 2 times h times 1 is 2 times h. So, ganyan na lang siya. Now guys, ang kailangan lang naman natin guys is yung value ng h natin. So ang gagawin natin, since nakapag-factor out tayo ng mga constant, na since sila guys, pag pinasok natin sa loob, ang makukuha natin value ng h is higher terms, ayaw natin mangyari yun. So ang gagawin natin, itong whole equation, let's say, gawin tayo ng bracket, diba? I-divide natin or i-multiply natin ngayon guys ng 1 over 2 pi times 350.53. Ayan. Para matanggal natin ito ngayon guys. Itong mga constant na yan dyan. So, 0 times nito guys is still 0. Tapos meron tayo 2 pi times 350.53 times natin ng 1 over 2 pi times 350.53. Maka-cancel to at saka ito, diba? So, cancel to, cancel to, cancel to, cancel to. Ang matitira guys, ito na lang. Nandito sa loob. So, meron tayo ngayon guys na, dito ko na siya isulat para hindi natin ito tamaan. Meron tayo guys na negative 2 then square root na 350.53 over pi times h. Tapos ito guys, h, negative h plus 2h is positive h. Equal siya ngayon guys sa 0. So, umikli na siya ngayon. Ito na lang. Kayang-kaya na natin isolve ngayon guys yung value ng h natin. So, para masolve natin, alin ba ang buburahin natin dito? Diba? Kasi medyo magulo na. So, ang gawin natin, ang burahin muna natin guys, ito muna. Diba? So, isosolve natin ngayon yung value ng h. So, para masolve natin yung value ng h guys, itong negative 2 square root ng 350.53 over pi h, ilagay natin sa kabilang side ng equation para maging positive. So, meron tayo ngayon guys na h equal sa ngayon guys sa positive 2 na times square root ng 350.53 over pi times h. Yan. Ito guys, naging ganito na. Tapos ang gagawin natin guys, para matanggal natin yung square root, kasi may h pa tayo dun sa denominator, square natin both sides ng equation, di ba? So magkakaroon tayo ng h squared is equal to, then meron tayong 2 squared which is 4. Tapos ang square nito guys, ang square root na to, makakancel tong root at saka tong exponent, meron tayong 350.53 over pi times h.
Ngayon guys, since multiplication na lang naman siya, yung h naman dito sa denominator guys, i-multiply natin sa kabilang side ng equation. Kasi yung nasa denominator, pwede natin i-cross multiply. So meron tayong h squared times h, magiging h cubed. Equal siya ngayon guys sa 4 times nito. So 4 times 3, 50.53 over pi. Diba? Ganyan na siya ngayon guys. So para ma-solve natin yung value ng h, erase natin both sides ng equation by 1/3. Kasi meron tayong h raised to 3 times 1/3 is 1 na lang naman. So kahit hindi ko na ilagay, bale, meron tayong value ng h na dito sa kabilang side ng equation, equal lang naman sa cube root ng 4 times 350.53 over pi. Tapos, i-cube root natin ngayon guys. So, solving for the value of h, i-calculator lang naman natin. So, meron tayo ngayon guys na, so, on natin, cube root, lalagay ako ng cube root, na may fraction tayo, 4 times 350.53 divided by pi. So, equal siya ngayon guys sa 7.64. Diba? 7.64, since in terms tayo ng cubic meters, ang unit natin ng height ay in meters. So ngayon guys, kung mapapansin natin, yung nakuha nating value ng h ay equal na sa nakuha nating value kanina, di ba? Sinulat natin para ma-compare natin kung pareho. Since equal yung nakuha nating value ng h, ngayon, sa value ng h kanina, na ang ginawa natin, pinagbaliktad natin yung pag-express ng variables, ibig sabihin guys, same radius lang din naman yung makukuha natin. At kung same radius lang din yung makukuha natin, ang makukuha natin guys is yung same total surface area na na-compute natin kanina. Tapos tinest naman natin yon, ang nakuha natin is yung minimum, di ba? Na value ng total surface area na pwede natin makuha. So, dito sa video na to, pinakita natin na whether i-express natin yung one variable in terms of the other or vice versa, makakapag-arrive tayo sa same answer. So, depende na lang sa magsosolve kung paano niya or aling variable lang i-express niya in terms of the other. So, ang payo ko, kung alin yung mas simpleng bag-express, yun ang gawin mo. Kasi kagaya nito guys, medyo naging mahaba at masalimuot. Kasi yung variable natin, hindi siya ganun kasimple nung in-express natin in terms of the other. So hoping guys na nagets ninyo itong lesson natin ngayon, yung sinolve natin, and may natutunan kayo. Thank you guys sa panonood. God bless and stay safe.